Morning, Kalinsky. Morning, Kalinsky. Yeah, Arn. Say hi, morning. Okay, kami ulit ni Madam. Naku, mag-trending si Madam. Dahil paulit-ulit na lang ba? Okay, magsasawa kay Madam, ha? Kasi, ano to, hashtag payaman. So, ganun. Siya ulit kasama ko ngayon. So, kung last time with our vlog, malapit na mag 1,000 views. Eh, alam mo na, paonte-onte. Yes, panoorin nyo. So, ngayon, we're going to south naman. Last time, we went to Crescendo, which is a north area. Ngayon, papunta naman tayo sa south, which is my favorite project, Ayala Greenfield Estate. So, later, we'll show you what is Ayala Greenfield Estates. Bakit ko siya gustong-gusto na project, okay? Simula nung nag-umpisa pa lang ako na ahente, yun talaga yung isa sa mga unang benta ko at laging naka-focus, which is last year. Doon nag-focus yung aking team na ibenta ang Ayala Greenfield Estates. Ano ba yan? Ayala Greenfield Estates, which is the phase 8. Okay, bakit? I'll show you later. Now, so bago tayo, because Kat meron siyang kliyente, so we'll give you a real estate tips bago pumunta sa kliyente. Ano bang una mong mga dapat gawin at anong mga kailangan mong mga dalhin bago ka pumunta or bago ka makipag-meet sa iyong mga kliyente? So una-una, kailangan mo muna magkaroon ng kliyente na ma-invite sa site, di ba? Okay, oh, shout-out muna kay Kuya Denny. Siya rin po yung aming kasama last time. Oh, di ba? Kami ang ano, Team Payaman Team. Ganun. Okay? Ayan, so Kat, to share with our viewers kung ano yung mga requirement ko before going to site or before going to meet your clients. So guys, unang-una sa lahat, invite your clients. Yun nga sabi ni boss. So, pangalawa, kailangan aralin mo yung project. Kailangan kabisado mo kasi yung mga client, madami yung tanong. So, parang ikaw dapat yung magbibigay sa kanila ng learnings kung ano yung project na yun. So, second, kailangan may sample computation ka, project map, pointer, and reservation, guys. I-ready nyo na kasi for sure, pag na-tripping yan, magre-reserve na yan. Ayun, o diba? Yan ang gusto ko. Always ready. So, I always require them to have a baby unit na parang that's the unit na pinag-aralan na nila. They knew already where is it facing. For example, is it facing east, facing west? Para pagdating doon, alam na natin kung ano yung i-offer natin sa client. For example, ano din, if they have time or may manning sila doon, kasi nagmamanning po kami sa site, guys. So, pag may manning sila, pinapaikot ko na sila sa lote, pinapupuntahan ko na yung mga lote sa kanila para alam nila if ever kung may mag-walk-in or may kliyente sila na darating or ma-invite, agad-agad na, alam na nila kung ano yung i-offer na lote nila. Alam na kung ano yung view. So, maraming technicalities, madali namang matutunan. Pero ang importante is maka-invite ka ng kliyente, makuha mo yung loob ng client. By the same time, ma-explain mo mabuti yung project na binibenta mo. Because the clients, hindi lang naman sila nag-invest ng mura lang eh. Kumbaga, they are gonna invest millions. So, you need to be dignified. Dapat alam mo kung ano yung mga sinasabi mo, alam mo yung project, alam mo yung appreciation value, alam mo kung kailan babalik yung return of investment, at kung ano ang future development within the area para makonvince mo si client na bumili at mag-reserve, di ba? So, the process of selling, you need to convince them to reserve. So, reservation, after that, so, after reservation ng 200,000 pesos, hindi dyan nagtatapos ang pagbibenta kasi you need to get the requirements for booking naman. Booking, ibig sabihin, makapagbigay na sila ng down payment. By the same time, lahat ng post-dated checks, kung may napili na silang payment scheme, kailangan ma-submit na nila yon para as in buong benta na siya. Kapag nabuo na yung benta na yon, dun ka na mag-aantay para sa iyong komisyon. So, kaching-kaching na naman si Madam. So, ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung Ayala Greenfield Estates. Ikutin natin yung buong Ayala Greenfield. Last year, September, October, November, December, halos
araw-araw nasa Ayala Greenfield Estates ako. Kami with my team because we really focus kung yun na ibenta ang Ayala Greenfield Estate. So, bakit? Mamaya makikita nyo. Bye! See you later guys! See you mga ka-Alainski! See you, Alainski! Ilonggo man Ilonggo. Ayan, barot at ito. Taga barot at ito. So, we're going to the veranda. Okay. Hello guys. Say hi. Mga ka-Alains. Oh, ayan na, number one fan. Number one to. Giselle, shout out to Giselle. Welcome to Ayala po. Ayan, so ikot. So we're going to phase 8C right now. Later, after our client, we will show why phase 8C is the best among the phases here in Ayala Greenfield Estates. So later we'll show you the view. So it's facing Laguna Dubai, and on the right side is Makiling, and the left is Tagaytay Ridge. So that's why we call it the panoramas, because you have the panoramic view of the tree of Laguna Dubai, Makiling, and Tagaytay Ridge. So we're going to phase 8C right now. So this is phase 8A. This is already sold out. And the phase 8, there are a few lots, but we are selling is phase 8C. Which is, there are several nice lots pa. So we'll show the client the, yung preferred na lot niya. If you notice, can you check that video? So lagi kong sinasabi sa mga kliyente na kapag yung code na yan para ka na sa Lake Como sa Italy, diba? Look at that. You wake up in the morning with that kind of view, diba? So it's really, priceless. So advantage with Ayala Greenfield Estates, it's 60% open space. So it comes with a 18 holes golf course. So if you are a lot owner, automatic you have a golf share. All you need to do is to activate the golf share of around 116,000 pesos. So we're going to the site right now. So if you notice, it's under construction. So we call it pre-selling. So it means it's under construction. So the turnover around 2023, it's around 3 years. Ang mangyayari dyan, kapag natapos na yung construction or nagawa na yung mga underground, and makikita nyo rin, walang mga poste rito. So ibig sabihin, all the utilities are underground. That's why sobrang ganda talaga dito. All you see lang sa street are lampposts. On our left side, that's phase 8B. And it's all sold out already. And dito sa right natin with the view of Laguna Dubai is phase 8C. So every time na if you have a client, this is another real estate tip. If you have a client, make sure that the lot is already, kumbaga you know, you are familiar, you need to familiarize the lot na that you are selling. So the cut, the size, ilan ba yung width, the length. So the construction cost dito is 8 million minimum. And what is our team? Modern. So look at that, we have the view of Laguna Dubai.
The weather is so nice today. We can visit the lot talaga. Hello mga ka-Alainski! Hi Alainski! Ayan, so medyo haggard na ang lola mo dahil nga naarawan ngayon. Nag-ikot kami sa lote, makita nyo naman sa previous video, I mean part of the videos. So ito na nga! Meron na naman isang Donya! Palakpakan! Woo! So sabi ko na nga ba, I think magandang pangitain na nagvo-vlog ako every time may tripping kasi another close deal kay Madam. It's another, how much na? 24 million worth of sale. 24 million. Yes, at saka kasama si Kuya Denny, sabi na nga ba eh. Meron talaga kaming magandang tandem. So, anyway, so Kat was able to close another deal. It's a residential lot, it's around 700 square meters. So, around 23 to 24 million. So actually this is second tripping already. So which is okay because kasama niya na yung family niya. So kapag kasama niya na yung parents niya, decision na yon, pang-decision na talaga. So I'm so happy with Kat. She's Donya. Look at the view, di ba? Look at the view. Yeah, we really love Ayala Greenfield Estate. So yon. And so magre-reserve na siya tomorrow. Another benta kay Magda. Ikaw na talaga. So, hashtag, nandun pa kami sa hashtag, hashtag Evolve 2021. Yes. Diba? Ang galing-galing naman. Okay. At saka nag-ready na ako ngayon. At lahat ng aking pampaswerte, sinuot ko dahil alam mo na.
Ayun. I'm so happy with you, Kat. Ang galing-galing mo. Boss. I'm so proud what of you. Galingan mo pa. Sana, I'm praying na makakotak ka this year and this quarter. Diba? Ang galing-galing naman. Okay. Ganda, oh. Ayan, naghanda na naman siya. Parang magninilang sa binyag. O, yan, oh. Naka-online siya. Kasama yan, guys. Kasama yan. So, dapat nga, wow, well, ganito, real estate tip na naman tayo. So, make sure that when you meet your client, you look dignified at maayos yung suot mo. Kumbaga, dress to kill. Because, you know, your client is, they will check you. Hindi pwede, mukha kang gusgusin, hindi ka mali nakapag-ayos, nagbebenta ka dyan. But kapag maayos ka, syempre, you're selling high-end products also. And you're selling not only 1 million or 2 million, it's more than 20 to 30 million. So, kailangan maayos ang suot mo, presentable ka. Unang-una yon. Kasi, di ba, first impression last. Pag unang tingin pa lang sa'yo ng kliyente, nagustuhan ka niya because you are presentable, you look dignified, mukhang alam mong ginagawa mo. Magtitiwala na siya sa'yo. Kahit anong gusto mong sabihin at kahit anong explanation mo dyan, maniniwala siya sa'yo. Because, di ba, kapanipaniwala ka. But once sa itsura mo na hindi mo lang naayos yung sarili mo, di ba, parang sinong maniniwala sa'yo? So, isa yun sa mga real estate tip. And yun, so we're able to close another deal. I'm so happy for Kat kasi nakakadalawa na siya this year. Yung first sale niya, yung 68 million. Ngayon, another 24 million. And more to more come. More sales to come. Yay! Hello, Kalinski! Welcome to Ayala Greenfield Estate. So, this is what we are selling right now. So, this is phase 8C of Ayala Greenfield. So, if you notice the view, you have the view of Laguna Dibay, Mount Makiling, and Tagaytay Ridge. So guys, if you want to invest in Ayala Land Premier, we will put in the description box our link of our pages, or you can DM me if you want to invest in Ayala Land Premier. Thank you guys for supporting my YouTube channel, Aling Coros TV, and also, please don't forget to subscribe, click the notification bell, and share our videos. Thank you, Kalinski!